Hello, 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 magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan ay nagdiriwang sa araw na ito ng International Mother's Day. Yes, ang Wide On Ministry, May 8, 2022 para sa ating Sunday Divine Worship Service ay narito muli upang pangunahan ng episode 785. Yes, ang Ride On ng Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride In His Words, Ride On to the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Magsilapit tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon upang siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. O aming Ama at aming Diyos, malubos ang aming pagkikipag-ugnayan sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay Ikaw ay aming makadaupang palad muli sa pamagitan ng pananambahan na ito na kaloob mo sa amin. Pinupuri ka namin, winawalhati, O Diyos, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. O aming Ama at aming Panginoon, kung mayroon mang mga sagabal, meron mang mga kamalian at pagkukulang na gawa namin, Panginoon, sa iyo, sa aming kapwa o sino paman, kami po, Panginoon, ay humihiling ng inyong unawa, ng inyong pagpapatawad. Linisin mo kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat muli. Kami po, Panginoon, na inyong pong gabayan ng banal na Espiritu, maghari ka sa amin. Pagpalain mong bawat isa, madama namin at maranasan muli ang banal mong presensya, O Diyos. Dulutan mo rin kami, Panginoon, ng maayos at magandang internet at signal. Sa tanging pangalan ng Jesucristo, naming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Sama panatag na kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa kilaging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw.
kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa kilagilaan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Purihin po natin ang ating Panginoon sa awit na iyan. Tunay nga naman na siya po ay ating pinupuri at winawalhati. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito at tayo po ay dumako sa mensahe ng buhay na ating pong tatalakayin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At handa po natin ang ating mga puso sa pagkakataon na ito. Magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa atin. At alam naman natin na ang araw na ito ay araw ng mga ina ng tahanan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At iyan ay hindi lamang selebrasyon sa Pilipinas, kundi sa lahat ng sulok ng daigdig na ito. Kaya nga po ay yan po ang ating pagtutunan ng pansin. Ang ina ng tahanan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Merong napakahalagang, excuse me po, na bersikulo na kabahagi po sa 10 kautusan ng Diyos. Hindi lamang para sa kanyang bayang binili, pero yan ay para sa lahat na nagsasabi ng ganito, lalo na sa versikulo o verse 12 ng Exodus chapter 20, na ganito po ang pagkakasabi. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Yan ang sinabi mismo ng Diyos. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Napakahalagang kautusan ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang tinutukoy dito ay hindi lamang sa ina o mother, kundi maging sa mga ama ng tahanan.
Pero dahil ang araw na ito ay espesyal sa mga ina ng tahanan, ay maituon natin sa kanila. Di ba napakahalaga ang araw na ito, mga karaydon sa Panginoon? Na kung saan ay bawat isa sa atin ay meron pong pinanggalingan na kinasangkapan ng Diyos na nagsilbing magulang natin. Particular sa mother o nanay o inay o anumang tawag natin sa kanya. Magkaray doon sa ating Panginoong Diyos. Ako rin ay bilang isang anak ng magulang ko at gayon din ang aking mga magulang na naging anak din ng kanilang mga magulang at gayon din ang mga magulang ng aking magulang at gayon din sa mga magumagulang pa sa mga nakalipas. Lahat tayo ay merong pinanggalingan na kaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya yan po ay napakahalaga, mga kapatid, sa ating Panginoon. Well, particular para sa akin yung nagsilbing aking naging ina o nanay. Ang tawag naman namin na magkakapatid na lima ay papang yung tatay namin, mamang naman yung nanay namin. Pero napakahalaga na sa araw na ito ay atin pong inaalala sila. Di po ba, mga kapatid sa Panginoon? At gayon din na kayo na nagsisilbing ina ng tahanan, ang mga iba ay nasa estado na ng pagiging lola. Ang mga iba naman ay nangarap pa rin na kung saan ay magkaroon ng mga anak. Ang mga iba naman ay pinagkalooban na ng mga anak. Pero hindi lamang yan ang siyang konteksto ng ating pagiging magulang. Dahil meron din tayong extended families. Katulad na lamang mga kamag-anak natin at gayon din ang ating mga neighbors na sila din ay nagsisilbing mga magulang. Di ba, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Kaya napaka-importante sila sa buhay natin. Itong mga nanay, itong mga ina, itong tawag naman natin ay mami o ano man ang ating tawag sa ating ina na kaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, yung pinaka-general statement, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos na kung saan ay ang ina ng tahanan na siyang may bahay o nagsisilbing ilaw ng tahanan. Mga kapatid sa Panginoon Diyos ay nakikita natin ang kanilang pagiging huwaran sa lahat ng larangan ng buhay, ng paglilingkod at gayon din ng paggawa. At isa ho sa mga biblical na mga passages
na nagsasalarawan at nagbibigay po ng napaka-detalyadong mga sinasabi na mga huwarang may bahay? Katulad na lamang ang sinasabi ng Proverbs o aklat ng kawikaan sa kabanatang 31 sa talatang 10 hanggang 31 na kung saan ay napakahalaga po na ito ay ating muling binabasa at pinapakinggan at nililimin sapagkat napakahalaga po at ang mensahe na dala nito ay gayon na lamang. Lalo na sana na ito ay mapagkukulan ng pansin ng mga anak at gayon din ng mga apo at gayon din ang mga asawa ng huwarang may bahay ng bawat husband, mga kapatid sa Panginoon. Ganito po ang pagkakasabi nitong kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Sa ibig sabihin nun, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang huwarang may bahay o ina, o itukoy na natin na yes, all mothers, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ang kanilang buhay ay hindi po matutumbasan ng anumang maliit, malaki o pinakamalaking halaga na. Kayo ba'y naniniwala doon, mga kapatid sa Panginoon Diyos? Dahil dito ang description ng sumulat ng kawikaan ay higit pa sa isang mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kung sa akin lamang ay hindi ko masasabi mismo yung anumang halaga na siyang halaga ng bawat kababaihang ina. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hindi masukat ni hindi matimbang dahil ang pagiging isang ina ng tahanan ay yan po, mga kapatid sa Panginoon, ay kaloob, regalo o biyaya ng Diyos na ipinagkatiwala sa bawat tahanan katulad ng tahanan ninyo. Gayon din ang aking tahanan o pamilya ninyo o pamilya ko na atin pong kinabibilangan. Kaya nga ho, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, it's indeed a challenge sa mga kabataan, lalo na sa mga wala pang mga asawa. O sila na kung saan ay naghahanap o kaya ipinapanalangin. Kung sinaga ang ipagkakaloob ng Diyos na makakapiling habang buhay. Siyempre, ang ipinapanalangin at inaasahan o desire ay yung mabuting asawa. Mabuting magiging ina na kung saan ay higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga.
Tuloy natin ang pagbasa itong pinaka-passage na ito. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Ang kawikaan na ito ay inahalang tulad. Yes, ng isang barkong tigib ng kalakal. Siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng bunyang sambahayan. Pati na ang gawain na makatulong sa bahay. Matamang niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, dito ay isinasalarawan ang mabuting asawa o mabuting may bahay o ina ng tahanan. Bukod sa siya ay mabuti, talaga naman nataglay niya ang buhay na mapaglingkod. Nilalaan niya ang kanyang buhay, ang kanyang panahon, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang mga sakripisyo, panahon at lahat mga kapatid sa Panginoon. Upang sa ganun ay mapaglingkuran. Hindi lamang ang asawa kundi ang buong pamilya at gayon din ang mga anak. Na kaloob din ng Diyos sa mag-asawa. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay nakaka-relate po kayo sapagkat meron din kayong nagsilbing magulang. Kaya nga sila'y ini-emulate natin. Humuhugot tayo sa kanila ng inspirasyon, humuhugot tayo sa kanila ng kalakasan, humuhugot tayo sa kanila ng wisdom and knowledge. Humuhugot tayo sa kanila ng kanilang pagiging masipag, makaya. At gayon din, kahit na pagod na pagod na. Yes. Gumagawa ng lahat ng kaparaanan. Pati na sa usapin ng financial pangangailangan ng tahanan ay iniisip. Lalo na sa panahon na ito na hindi na lamang ang asawang lalaki ang naghahanap buhay, pati na ang asawang babae. Ina ng tahanan na kung saan ay siyang gumagawa ng budget sa pamilya. Alam niya kung ano ang mga kailangan, kung ano ang mga araw-araw na pangangailangan. Hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa buong pamilya. Tuloy natin itong sinasabi ng kawikaan. Gayon ba'y naingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya sa araw-araw?
Napakaraming mga tungkulin ng isang ina sa araw-araw. Kaya nga ang mga asawang lalaki ay bilib, hanga sa asawang babae. Lalo na kung mabuting asawa, mabuting ina, mapagkakatiwalaan at mabuting katiwala. Gayon din na kung saan ay maingat. Tila yung sa loob ng tahanan ay maayos, nag-aayos. Sila yung kung saan ay nakikita ang lahat ng may kinalaman sa loob ng tahanan at gayon din sa panlabas. Kaya nga ho, hindi matigil sa paggampa ng tungkulin araw-araw na parabagang kulang ang oras upang sa ganon ay magampanan lahat ng gawain. Pero ang mabuting ina ng tahanan, bagaman napakaraming tungkulin na ginagampan, ay meron din siyang pagpapahalaga mismo sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, na merong kaakibat na pag-iingat sa lahat ng larangan, pati na kalusugan, pati na katawan at lahat pa, mga kapatid sa Panginoon. Kaya sa mga ina ng tahanan ay makikita natin na kung saan ay bawat ginagawa nila, meron silang kasiyahan, meron silang galak. Mahalaga ang bawat ginagawa nila. Mapaumaga, mapahapon, inaabot pa ng gabi. Talaga naman na makikita ang paggawa't paglilingkod na mayroong kasipagan at katiyagaan. Kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa Kanya'y mahalaga ang bawat ginawa hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid o humahabi ng sariling damit. Kita natin mga kapatid sa Panginoon. Gayon din ang isang ina ng tahanan na mabuti, na anak ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Ang sinasabi ng passage na ito, lalo na sa verse 20, matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas ang palad. Totoo naman yon, mga kapatid sa ating Panginoon. Yung pusong taglay ng isang ina, kung makita niya merong nangangailangan, lalo na kung kapamilya halos madurog ang puso, at gagawa siya ng kaparaanan upang makulong at makapagbigay man kahit na maliit na ginhawa sa kapwa. E di lalo't higit sa asawa at gayon din sa mga anak, mga apo. Kaya nga ang ina ng tahanan, mga kapatid sa Diyos, kahit na siya ay natapos na na magpalaki ng kanyang mga anak, pinag-aral kasama ang kanyang asawa. Nag-asawa ang mga anak. At nagkaanak. Tuloy pa rin ang paglilingkod. Yan naman ang tinatawag natin na nagiging apostolic ministry ng ina ng tahanan na
umabot sa kanyang pagiging lola sa mga kalalagihan naman ay lolo. Nandun pa rin ang sipag, tiyaga, malasakit, pagmamahal, aruga sa mga apo. Mga kapatid sa ating Panginoon, matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas ang palad. Dahil meron siyang puso na nagmamahal. Meron siyang puso at buhay na kung saan ay nakaugnay sa Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay na hindi niya ipinagkakait, kundi kaligayahan na makatulong, kaligayahan na makapagpalakas, kaligayahan na kung saan ay merong napagkakalooban kahit mumunting pag-asa na kailangan. Kaya nga ho, ang ina ng tahanan na huwaran na sinasabi dito, hindi siya nag-alala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuutan. Gumagawa siya ng makakapal na kobre kama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at hanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuutan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Kita na din yung pagiging creative, yung pagiging innovative, yung pagiging malikhain, at yung pagiging maparaan ng isang ina ng tahanan. Bagaman, meron din mga ina na kung saan ay sasabihin ay, bahala kayo sa buhay niyo. Buhay niyo yan. Wala akong pakialam dyan. Pero ang mabuting ina, hindi niya matiis. Ang mga nasasakop ng kanyang paglilingkod, ng kanyang pagmamahal. Gagawin niya ang lahat upang sa ganon ay ang butas, may butas na damit ng kanyang anag ay kanyang matahi. At gayon din ang kusot-kusot na damit ng kanyang asawa ay kanyang magagalit pa siya kung ipipilit ng kanyang asawa na kung saan, lalo na kapag araw ng Sunday na pupunta sa church, na kung saan ay lukot-lukot ang kanyang damit at sasabihin ng ina-asawa ay, ubarin mo yan! Pupunta ka sa church. Pagkatapos kusot-kusot yung damit mo, akin na at plaplansahin ko. Wisik-wisikan pa ng tubig. Sige, suot mo na. Di ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Gayon din ang mga ina ng tahanan na kung saan ay merong malasakit maging sa pangkalusugan. Experience ba yung mga kapatid sa Panginoon? Na kung saan ang ina ng tahanan sabihin niya sa kanyang asawa ay, oh, bawal yan. Huwag mong kainin yan. May high blood ka, yes. Diabetic ka, huwag kang kumain ng ganyan. Yun ay concern, yun ay pagmamahal, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, ang mabuting ina na taglay ang pagiging huwarang may bahay. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos ay meron siyang dangal na taglay. Meron siyang marangal na pamumuhay at gayon din na kung saan ay kapitapitagan. Angalin ang kanyang kaanyuan. At gayon din na kung saan ay wala siyang pangamba sa bukas na daratan.
Yan ang sinasabi ng verse 25 dito. Marangal at kapitapakitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na darating. Kita natin yun, mga kabatid, sa ating Panginoon. Kaya nga ho, ang ina ng tahanan ay talaga naman taglay yung malakas ang loob. Meron siyang self-confidence, maparaan, at gayon din akong saan ay hindi siya yung klase na kung saan ay magagapi ng anumang sitwasyon na panghinaan ng kanyang loob. Lalo na na siya ay mananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ho, sa isang mabuting suwaran na may bahay, na may bahay, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang pagiging marangal at kapitagbitagan na pamumuhay, panloob, panlalim at panlabas na kanyang kabuuang kaanyuan. Wala siyang panatag sa bukas na darating. Kung meron mang pangamba at meron mang pag-aalala, ay hindi po doon magtatapos ang kanyang buhay at gayon din ang kanyang pamilya na kinabibilangan. Gagawa ng paraan. Well, kasama ang kanyang asawa, kasama ang buong pamilya. Kaya nga ho, ang ina ng tahanan na nagsisilbing inspiration, nagsisilbing kalakasan, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Yung naidudulot na pag-asa, yung naidudulot ng lakas ng loob, yung tapik ng ina, yung yakap ng ina, at gayon din, yung malagkit at mapangakit na tingin ng isang ina. Ang kanyang marugdob na pagmamahal, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Gayon na lamang. Kaya nga ho, ang ina ng tahanan, napakahalaga yan sa buhay natin. Mahalaga din yung sinasabi ng verse 26 dito, ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman. At ang turo niya ay pawang katapatan. Mabuting may bahay nga, duwarang may bahay. Matapat siya sa kanyang asawa, matapat siya sa kanyang pamilya, matapat siya sa kanyang pananagutan, sa kanyang paglilingkod, at sa lahat ng kanyang mga ginagawa sapagkat siya mismo ay nadidiligan ng mga salita ng Diyos, nadidiligan ng wisdom and knowledge and understanding from God. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Ina na kung saan ay laging willing na merong matutuklasan na aral. Laging willing na kung saan ay maragdagan pa ng maragdagan pa ang kanyang karunungan at kaalaman. Kita pa kayo ng ina ng tahanan na kung saan ay maging sa larangan ng pagluluto. Maraming membento. At gayon din sa iba pang mga larangan. Yung pagiging resourceful. Yan ay talaga naman na maasahan natin, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga ang ina ng tahanan ay lagi yan mamimiss. Namimiss ng asawa, namimiss ng mga anak at gayon din ng mga apo, mga kapatid, sa Panginoon.
Gayon din ang isang huwarang ina ng tahanan ay meron siyang skills of management, administration, and leadership. Ay sinasabi sa verse 27, sino subaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Wow, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga ho, itong binabanggit ng kawikaan na mabuting may bahay, huwarang may bahay, e ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ang kanyang kabiyak. Yung mga iba nga sinasabi sa asawa ay, proud ako dyan sa asawa ko. Superwoman yan. Galing-galing yan. Palapakan naman natin. Yes. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag naman magtampo yung mga husband. Yes. Yung mga asawang lalaki. Yes. Bigyan natin ang araw na ito sa lahat po ng mga ina ng tahanan. Saludo tayo sa kanila. Yes. Pinupuri at pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Proud tayo sa kanila. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon Diyos? Kinagalang siya ang kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Sa verse 29, maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Yes, nakahihigit ka. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ilan lamang sa mga sinasabin sa banal na kasulatan patungkol sa huwaran mga ina ng tahanan. Kaya nga ho ang isa sa sinasabi ng Ten Commandments na matatagpuan natin, Exodus chapter 20, verse 12, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Napakahalaga po ang kautusan na iyan. Mga kapatid sa Panginoon, ang ina ng tahanan, tunay nga naman na ang mga magulang, mga parents, mga mothers, mga kapatid sa Panginoon ay kaloob, regalo at biyaya ng Diyos sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, at gayon din sa komunidad at sa bawat bansa, dahil ang bawat pamilya ay yan po ang nagsisilbing the smallest unit in every society. Di ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Ang mga ina ng mga tahanan ay pinapahalagahan. Ang mga ina ng tahanan ay minamahal. Ang mga ina ng tahanan ay ginagalang. Ang mga ina ng tahanan ay inaalagaan. Ang mga ina ng tahanan ay sinusuportahan. Ang mga ina ng tahanan pinapasaya, pinapangiti. Niyayakap, pinaglalaanan ng panahon. Bakit binibigyan natin ng panahon ng ganitong mga bagay na ito, mga kapatid sa Diyos? Dahil nakakalungkot na kung saan ay merong mga anak. Na pagkatapos na iluwal, pagkatapos na alagaan at gayon din na mabigyan ng edukasyon at magandang buhay.
Pero kinakalimutan na nga ina. Hindi man lahat, pero merong nga mga ganun, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sabi mo nga ng isang araw ay nang dahil lamang sa politika na magkakaiba ng sinusuportahan. Na kung saan ay nag-away ang mag-ina. Meron pa na kung saan ay tumatakbo. Sa election na ito, at alaman ng anak na kung saan ang anak ay halos isumpa. Pwede magamitin yung pack my mother. Inusgahan yung ina. Nakalimutan na yung ina niya ay siyang nagluwal sa kanya. Nangalaga sa kanya, nanalangin sa kanya, nagmahal sa kanya. Gayon din na kung saan ay merong mga anak na kung saan ay para bagang nagsisilbing kabigatan na ang mga ina. Mga iba nga tinatakwil, mga iba nga ay hinahanap kung sino ang mga magulang. Well, mga kapatid sa Diyos, hindi lamang kinukongratulate natin, kundi pinapanalangin pa natin ang mga ina ng tahanan na hindi lamang sa araw na ito na atin pong ibinubulalas ang ating pagmamahal, ang ating pagbati, kundi nawa sa lahat ng panahon. Kahit na meron ng kanya-kanyang pamilya at tahanan, sana hindi pa rin makalimutan ang ina na kaloob na nagluwal, nagpalaki at nangalaga. Sabagkat yan ang essence ng pamilya, tahanan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kaya nga sa pamilya, sa tahanan, nandun sana lagi, mga kapatid, sa Panginoon ang pag-ibig, nandun sana lagi ang malasakitan, nandun sana lagi ang bukas palad ng bawat isa, welcoming each other in the family. Di ba, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Tulad na lamang ng isang awit na pambata, ano po? Yes, may naawit na mga kids to, mga karay dun sa ating Panginoon. Sana ang mga pamilya ay yan ay yes, ang Panginoon ang siyang sentro ng buhay at pagsasamahan. Pamilya na daluyan ng pag-ibig ng Diyos, na may malasakit pagpapahalaga sa bawat isa. Pamilya na kung saan ay iniisip at ginagawa ang ikabubuti ng bawat isa. Pamilya na kung saan ay lumalago, tumatatag ang bawat isa. Di ba, mga kapatid sa Panginoon? Welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, then may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with you today.
So blabby on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we may be family. Come on, let's join together. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, be strong and to lean on. Come on. May we learn to love each other more with each new day. May you watch in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. We may be a family once again. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Amen sa ating Panginoon, na tayo po ay dumako sa paglikom ng ating mga kaloob sa pagkakataon na ito, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos, at ating pong gawin niyan yung pagkakaloob at yung mga kaloob na ating pong itatalaga ay sa church na tinibigay yan kung saan tayo po kaanib. Yes. Pwede pong naligom na ay itaas niyo po ang mga kaloob na yan at ating pong italaga sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, amin pong itinatalaga, pinagkakatiwala sa inyo ang mga kaloob nito. Pagpalain niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pagpalain mo, Iglesia, siyang pinagkakatiwala namin. Nang natugunan ang lahat po ng mga pangailangan, at lalong lumago at tumatag ang mga iba't ibang mga ministeryo at ministries and mission outreaches, projects, at maging mga pangailangan ng mga manggagawa at mga membro. Yes, Lord Jesus, pagpalaay mo rin ang kabuhayan ng bawat isa sa tanging pangalan ng Jesu Kristo. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah! At ating pong awitin ng panghuling awitin, mga kapatid, sa Panginoon. At tapos niya na yung ating pastoral prayer. At awitin po natin ng happy the home when God is there. Yes. Happy the home when God is there. Maligaya ang tahanan kung kaya't kasama, kung sanasa at dalangin ay nagkakaisa. Maligaya ang tahanan, si Kristo ay mahal.
kilalanan kabataan tulad ng magulang. Maligaya ang tahanan, may panalanginan, may awit ng pagpupuri. Biblia'y sinusundan. Panginoon, itulot mong laging magkaisa sa pag-ibig sa tahanan. Ligaya tuwina. Tayo po ay dumako sa ating panalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo, O Diyos, na nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe na inyo pong ipinagalob sa amin, O Diyos. Ang hamon at paalaala sa bawat isa patungkol sa ina na siyang regalo kaloob mo sa amin. Dapat, O Diyos, na kung saan ay patuloy namin pinapahalaga. Patuloy, Panginoon, na kung saan mga ina ng tahanan na aming mas lalong pakamamahalin, gagalangin, at gayon din na bukas palad ang pag-aalaga sa kanila. Gayon din ang patuloy na pagsuporta at sa iba pa na kapahayagan kung paano namin gaano na ibinubulalas ang diwa, ang espiritu ng aming pag-ibig at pagpapahalaga sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga mothers sa araw na ito, Panginoon, ng pagkilala, pagdiriwang sa lahat sa kanila. Patuloy po, Panginoon, na sila ingatan, pagpalain. Patuloy, Panginoon, na sila'y inyong gawaran, Panginoon, na maayos na kalusugan at matibay na pangatawan. Katagumpayan, Panginoon, sa kanilang mga ginawa, ginagawa at gayon din ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon, ay patuloy po ninyong papagpalain pa, O Diyos, sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Salamat po sa kanilang inspiration, salamat po sa kanilang ambag na malasakit, paglilingkod, pangunguna, salamat sa kanilang pagpapahalaga sa pamilya, sa asawa, at gayon din sa mga anak, mga apo, at gayon din sa mga extended families and communities including the church. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa buong nakalipas na buong linggo. Yes, kami ay haharap, Panginoon, ng panibagong linggo, Panginoon Diyos. Lalo't higit, Panginoon, na kung saan ay bukas laang para sa bansang Pilipinas, Panginoon, ng Mayo 9, pambansang halalan, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay patuloy po namin ipinapanalangin ng halalan na ito, O Diyos, ay isang malaya, maayos, malinis, makatarungan, mapayapa, karapat dapat na halalan. Na wala po sana, Panginoon, na anumang mangyayari na dayaan at kaguluhan, Panginoon Diyos. Pangunahan niyo, Panginoon, ang COMELEC
ang mga commissioners at gayon din bawat isa na kanilang kalingkod bayan sa proseso pagpapatupad ng halalan na ito. Sa iba't ibang dako sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa ibang mga bansa sa mga overseas Filipino workers. Pangunahan niyo, pagpalain niyo at i-bless Panginoon sila na nangangasiwa. Nanaw Panginoon ay sila po ay pumagitna bagaman meron din silang iboboto. Na wala silang kinikilingan, wala silang iniisip na ipapanalo. Kundi Panginoong Diyos, maging maayos Panginoon sila. Gayon din ang mga smartmatic na mga makina at gayon din Panginoon. At mga alituntunin Panginoon na ipapatupad. Gayon din Panginoon sa panahon po ng bilangan na maging maayos ng bawat dangal ng boto ng bawat legitimate na butante Panginoon ay siyang mabilang. At kung sino Panginoong Diyos yung mayorya na siyang niluklok ng karamihan Panginoon. Yun Panginoong Diyos ang inyong hihirangin. Dalangin namin Panginoon na wala sana Panginoong Diyos na mangyayari na blackout o gayon din na brownout. Kundi maayos Panginoon ng proseso at kalagayan pati na Panginoon ng lahat po ng mga boboto Panginoon ng ipag-iingat, pagliligtas at gayon din. Bigyan Panginoon ng maayos na isip at puso upang sa ganun Panginoon Diyos anuman ang napupusuan mula sa puso at konsensya na merong panalangin na walang pumilit, na walang sumulsol at walang sumuhol, ayun Panginoon ang siyang ibubuto Panginoon Diyos. Kaya nga ho, pagpalain mong bansang Pilipinas, hindi lamang sa halalan kundi ang buong panibagong yugto ng panibagong uupo Panginoon na hahalili sa matatapos na administration aming Ama at aming Diyos. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mamamayan, lahat ng mga leaders, lahat ng mga existing agencies, departments, everything at maging sa ilalim ng pribada at gayon din sa iba't ibang mga sektor kasama ng church, academe at mga iba pa. Your continuing blessings and guidance, O Lord, that Jesus Christ ay patuloy na maranasan po. Waming Ama at aming Diyos, salamat po sa mga answered prayers. Salamat po, Panginoon, sa mga pinagaling mo mula sa karamdaman. Salamat po sa lahat ng inyong mga kinasangkapan, yan man ay mga institusyon, yan man ay mga individual o sino man, Panginoon, thank you very much. Patuloy, Panginoon, na kasangkapan ninyo ang bawat isa, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa celebration ng mga church anniversaries, wedding anniversaries, at gayon din sa mga birthday celebrants ng araw na ito mismo. Katulad po, Panginoon, ng kapatid na Jennifer ng Dinalupehan Bataan, Mary Grace Tamayo III ng Luna Isabela, Salomon Rodiga Bisaya ng San Mateo Isabela, Yurisa Bungawan at gayon din ang kapatid na Narcisa Martin ng Tuguerao City, Cagayan, Mary Grace ng Kawayan na City Isabela, May Benavides Pascua Elizabeth Solis ng Kamiling Tarlac, Bilmer Gasatan Tangonan, Reverend Retard Kerner Chodoro Chody Saklolo ng Santa Rosa Nueva Ecija, Tita Chita Lapus ng Malabon City, Maria Victoria Sagon Aguilar at sa lahat pa ng mga iba pa, Panginoon, na birthday rin nila sa araw na ito ang mismo maging ang mga sanggol na isinilang sa araw na ito, Diyos. Lahat sila, Panginoon, ay pagpalain sa araw-araw sa bagong 365 days na panibagong taon sa bawat
isa sa kanila, Panginoon, and more years to come na kanilang i-celebrate to enjoy the fullness of life with your presence and guidance. Palay mo ang kanilang mga kalusugan, pangatawan, pagpalay mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, ang kanilang mga hanap buhay sa mga lingkod mo, sa kanilang mga ministeryo, at paglilingkod na kanilang ginagampanan, O Diyos. Ang mga sanggol, ang kanilang mga paglaki, at magandang kinabukasan, Panginoon, ay sila'y mabiyayaan, Panginoong Diyos. Yan pong aming panalangin sa kanila. Gayon din, Panginoon, kapayapaan sa bawat bansa, sa bawat tao, sa buong sangkatauhan, lalo na, Panginoon, sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, na hindi pa natatapos ang invasion ng Russia. Nawa, Panginoon, ay matigil na po ang digmaan at kapayapaan ng siyang umiral, ang katwiran, ang katarungan at gayon din ang kabanalan. Matapos, Panginoong Diyos, ang digmaan na ito. At gayon din, Panginoon, na matapos na din ang lahat po ng itong nangyayari na global pandemic sa bawat dako, sa bawat bansa, Panginoon. Maarapatin niyo, Panginoon, na sa madaling panahon, matapos na ito. Kagalingan, Panginoon, sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19 at gayon din, Panginoon, sa bawat isa na mayroong karamdaman, sila man ay nasa pagamutan, sila man, Panginoong Diyos, ay nasa tahanan. Katulad, Panginoon, ng mga pinapanalangin namin mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos. We pray and intercede, O Lord Jesus Christ, as we indeed claim and declare, O God. In Jesus' name, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, including spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision para sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Waming Ama, taming Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga kapatid na nakikibahagi sa gawain na ito at maging ang mga iba na mamumanonood pagkatapos nito. Yes, samahan mo kami sa panibagong linggong ito. Ayan mo, Panginoon, namin pong itinatalaga ang aming mga buhay sa inyo. Muli, sa tanging pangalan Meso Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin sa Kanyang kapurihan, karangalan, katakilan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, sumaiyo sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Well, meron ba tayong mga prayer requests na kung saan ay ipinabatid sa atin ang ilang mga kapatid natin, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos at ating pong isama sa panalangin. Panalangin mula kay, yes, Sister Bethany Beret, a freelance writer and editor. She maintains a faith and lifestyle blog, graceandgrowing.com, where she muses about the Lord, life, culture, and ministry. Dito po ang kanyang prayer. Ang kanyang pang-walong prayer at meron pa bukas na kanyang prayer. A prayer for our nation. At ganito ang kanyang prayer. And I quote, and to be unquoted, Holy Father, thank you for choosing to put me in this country at this time and for your purposes. Please be with this country during this time of decision. Bless it and keep it strong. Help us to remember the things we have in common and not just our differences. Let there be revival in our country.
bringing us closer to you and to each other, as King David wrote, "The nation whose God is the Lord is blessed. Please be the Lord over this nation above all else. Protect our people, guide our steps, and strengthen us through this season. In Jesus' name I pray, Amen." Yes. Amen sa Panginoon. Ang kanyang pangwalong panalangin ay bahagi ng kanyang panalangin patungkol sa eleksyon. Yes, purihin natin ang Panginoon. At gayon din, mula sa ating kapatid na Eunice Assis Poblete dyan sa Banda, California, USA, ang kanyang paabot na, yes, message, Amen, Bishop, for sharing the message of life, the great requirements of God. Likewise, thank you for sharing the great history of the inception of ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Congratulations and happy anniversary, and for God inspiring you as an instrument in organizing, implementing, and sustaining this ministry. To God be the glory, and may He continue bless you and your family in serving Him faithfully. God bless everyone and keep you safe always. Thank you very much, and may the Lord continue to bless you also, Sister Eunice, and your family, Poblete, and the whole clan of Assis. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. At shout out, palapakan naman natin ang kapatid Bethany, yung nananalangin, purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord, Barrett, Bethany Barrett. And sa Panginoon ng USA, at gayon din ang kapatid na Eunice, Assis Poblete and family, purihin natin ang ating Panginoon. And gayon din mga kapatid sa ating Panginoon ay bulas, yes, makariraon ng First Tondol, yes, Tondol, Anda, Pangasinan. Kumusta kayo dyan? God bless Raon family. Palapakan po natin. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Magandang hapon, Bishop, Ma'am Jean, sa ating lahat. God bless us all. With everybody po ng prayer, puso. Thank you very much. Likewise, magandang hapon din. God bless you, Jen. At gaya din ang kanyang added comment, Happy Mother's Day sa kababaihan, sa mga kababaihan. Thank you, Lord. I love you, Lord. Yes. Palapakan natin lahat po ng mga kababaihan, lahat ng mga mothers. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Gayun din mula sa ating kapatid na Elaine Malonzo Mercado dyan sa Batang Bataan. God bless Mercado family. Purihin natin ang Panginoon, kanyang comment. Happy Mother's Day po to your wife, Bishop Litangonan, and to all the mothers. God bless po. Thank you very much. Likewise, inyong lahat dyan, at God bless din mula sa ating kapatid na Mercy E. De La Peña dyan sa bandang, yes, Calgary, ben? Calgary, yes. Alberta, Canada. Kumusta kayo dyan? At God bless De La Peña family. Happy Mother's Day po. Puri ng Panginoon. Yes. Kaya din mga Pilipinos dyan, dyan sa Canada at sa lahat ng dato sa buong mundo. Ang kanyang comment, Happy Mother's Day to all mothers. God bless us all. Thank you very much. Happy Mother's Day din po sa inyo at sa inyo lahat dyan sa bandang Canada. Gayun din mo lang sa ating kapatid na Bella Dios sa Pinto. Yes, God bless Pinto family. Happy Mother's Day sa iyo. Ang kanyang comment, blessed evening po, Bishop Lito Tangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. God bless po your ministry, and God bless us all po. Thank you very much. Blessed evening din, at God bless you dyan. With emoji ng po, prayer at puso. Yes. Gayun na kanyang added comment, Happy Mother's Day po to all the moms out there. God bless po sa ating lahat. With emoji ng prayer puso. Palapakan natin lahat po ng mga mothers sa buong daigdig na ito. Pwede ng Panginoon. Pwede mo na sa kapatid na di ko ni Sir Tumigos ng Bagoong United Methodist Church, Bayan ng Lilamo, Lanao del Norte, Mindanao. Maayong gabi sa tanan dyan sa bandang Mindanao. God bless Tumigos family and your ministry and leadership. Happy Mother's Day. Palapakan natin, makakomment, amen.
At gayon din mula sa ating kapatid na Bill Dius Pinto, added comment, amen, with every G ng prayer at puso. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Felipe Satorno ng Maria Aurora. Yes. God bless sa Turong Family at Happy Mother's Day kay kapatid na Gina, ang iyong asawa. Ang kanyang comment, magandang buhay po Bishop Leo Tangonan ni Ma'am Jean Grace Tangonan. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Pahalapakan natin lahat po ng mga nanay. God bless po with ng bulaklak ng roses. Panalangin, puso, mukha ng tao, may puso. At gaya hindi ng simbolo ng peace. Yes, thank you very much. Magandang buhay din. At God bless you all, Jen. And Happy Mother's Day sa iyong better half. Gaya din mo na sa ating kapatid na Teresita Herman ng Baguio City. God bless Herman family. Happy Mother's Day po sa inyo. At sa inyong lahat dyan sa bandang Baguio City, ang kanyang comment. Good evening po, Bishop. Happy Mother's Day po kay Mama Jean Grace. And all mothers, Rider Ministry, keep safe to everyone. God bless us all. Thank you very much. Good evening at God bless you, Jenna. Happy Mother's Day at emoji ng puso. Prayer, puso. Gayun din ang kanyang added comment, amen at amen sa Panginoong Diyos. With emoji po ng prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, sa bawat comment ninyo, at gayon din sa pag-share ninyo sa episode na ito. Thank you very much. And ang Rider Ministry, patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit, and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ. Amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantala nagpapaalam po sa bawat isa sa ating mula episode 785 tungo sa maray pang episode ating pangaharapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga. Samantala araw po ng Linggo alas 6 ng gabi. At purihin natin Panginoon at nawa ay makaboto tayo bukas kung tayo po ay legitimate na, yes, na butante. Kailan po bumoto tayo na maaga, mga kapatid sa Panginoon, at yan po ay tag-iisa tayo na karapatan, na tinig na kung saan ay ating pong iba iaambag sa ating bansang Pilipinas. Bumoto po tayo na merong panalangin, na merong katalinuhan. At sa palagay ko naman ay ngayon ay nakaboto na, nakapili na tayo at meron na tayong lista. Maganda na meron na tayong kodigo kung sino ang presidente natin, vice president, at gayon din yung 12 karagdagang senador, at gayon din ang mga magiging congressman mula sa ating distrito na kung saan ay kabilang tayo, at gayon din sa party list, isa lamang pong iboboto natin sa party list. At gayon din na kung saan sa pagka-gobernador, vice governor sa ating probinsya, at gayon din ang bubuo ng pinaka-board ng lalawigan, at gayon din ang pagka-mayor, vice mayor, at gayon din ang bubuo ng sangguniang bayan at sangguniang panlunsod. Yes. Yan po ang kabuuan, mga kapatid sa Panginoon. At gayon din kapag tayo ay mag-shade ay yung pong bilog, bago yung pangalan na kandidato, yung pong isi-shade po natin. Meron din numero dyan. At gayon din, yung nasa bandang kanan ay huwag po natin i-ekes yung pangalan na yon, kundi kung ano yung mandato na kung saan isi-shade natin. Yung bilog, ito ang bilog at ito ang pangalan. Yes, bilog, bago yung pangalan, yun pong isi-shade. At gayon din na kung saan ay mag-face mask tayo. At gayon din na kung saan ang gagamitin natin na pang-shade ay manggagaling din sa kanila, mga kapatid sa Panginoon. Yes, magdala lang tayo ng ID, na government ID kung kinakailangan. Di meron na tayo na prepared na ID. Magdala din tayo ng tubig dahil mainit po sa panahon na ito, makakaray doon sa ating Panginoong Diyos. Yes, kailangan mag-participate tayo sa napakahalagang halalan na ito, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Yes, binabalik po natin lahat po ng papuri, pasalamat sa Panginoon. Yes, kung paano tayo binibless ni Lord sa araw-araw, bless natin din natin si Lord Jesus, Holy Spirit, Diyos Ama, ang nag-isang Diyos na hayag sa kaming persona, mga angels ng Panginoon,
ang buong kalangitan at gayon din ang kaharian ng Diyos. Kingdom favor sa bawat sa atin, kingdom blessing sa bawat sa atin, kingdom peace sa bawat sa atin, kingdom hope sa bawat sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Well, may we enjoy the whole night, buong magdamag na mapayapa, maayos, magising tayo ng maluwalhati sa darating na umaga at babay po sa ating lahat. At good evening po at maayong gabi at naimbagarabiyo aming kakabusa at kinagayan. Babay po sa wadis at sa muling pagkikita. Hallelujah.